also understand that during the time, yung basic na instinct ng isang opisyal is promotion, of course some perks, or else, i-assign ka dun sa malalayo, or worst is, kakasuhan ka. And that happens, I have now the records. Lahat po, kahit yung kaklase nyo, kaya sabi ko noong kaan, 96, 97, marami pong magagaling dyan. Marami. Marami magagaling. But of course, some of you were forced during that time. Naintindihan ko yun. But of course, you cannot lie. Because we have all your assignments and all the deaths happen in your assignment. But sabi ko na nga, you are forced to do it because or else, yung isa nyong kanyang kaklase o underclass nyong isa, he was dismissed because of, alam mo ano, yung puta. O, ginawa siya ng problema. It turned out ngayon, yung motion for reconsideration niya, was considered. Kasi, ang basis is all about the quota. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pwera sa reward system, na alam naman natin ito yung isa sa mga paraan para pang-encourage sa ating mga kapulisan. Noon na makarami ng mga itutumbang mga adik, ano naman ang tinatawag nilang quota system? Halina't alamin po natin kung ano ang ibig sabihin nito. Doon po sa patuloy na pagdinig sa kamara, hingil dito sa nangyaring extrajudicial killing ni Duterte, noong nakaraang administrasyon, na pag-usapan dito ang tinatawag na quota system, na kung saan isa sa mga paraan daw para ma-promote ang isang pulis, at isa rin itong dahilan para matanggal ang isang pulis sa kanyang trabaho. Anyway, panoorin na muna natin itong nakaraan panghiring na kung saan binulgar ni Congressman Bosita ang tinatawag na quota system ng ating mga kapulisan noon. Based on my personal experience, ang nagtutulak kasi dito, in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, naniniwala ako, itong mga ito ay sumusunod lang doon sa... Meron kasi Mr. Chair na quota during my naranasan ko po yan. So, sinisingil kami every Monday. Kailangan ma-meet mo yung quota. Accomplishment. Going back, every Monday, Mr. Chair, sinisingil kami. Parang ang kapag ikaw ay chief of police at hindi mo na-meet yung quota, parang ang ramdam mo, anytime, marirelieve ka na eh. Isa sa hinahanap sa aming accomplishment, hindi ko lang alam ngayon, yung accomplishments doon sa mga nasa watch list. So, syempre, official tayo, may pride, may mga kasama tayo dyan, napapahiya ka. Dahil, parang ang dating, napakahina mong official. So, out of 21 na nasa watch list na naratnan ko do sa aking station, sinulatan ko lahat yung families except yung isa na ang kaso niya murder case. Yung 20 sinulatan ko, nakipag-meet ako sa kanila, nasabi ko mas makakaganda na isurrender nila yung kanilang kapamilya na sinasabing involved sa illegal drugs. Dahil may magandang programa si General Bato, then si PNP, na kapag nag-surrender ka, mag-undergo ka ng seminar being conducted by pastors or religious leaders. So, pag sumuko ka, tatanggalin ka sa watch list, mag-undergo ka ng seminar. Ang ganda eh. Ang ganda ng program. So, ang ginawa ko, Mr. Chair, kinausap ko yung relatives. In less than 1 week, out of 21, voluntarily, nag-surrender po yung 20. In less than 1 week.
bumilang lang ng ilang araw, nasibak ako sa pwesto. Hindi ko iniisip na kaya ako na-relieve dahil doon sa 20 individuals na nasa watch list. Okay lang, inaccept ko yon. But nung ma-meet ko yung isang senior officer, Mr. Chair, sabi sa akin, Bonnie, 3 months ka lang eh, nasibak ka na eh. Eh, ganun talaga sir eh, ano magagawa natin? Hindi, mahina ka eh. Pinasurrender mo lang yung 20. Ganun lang ba yon? So, meaning, sometimes, hindi acceptable sa iba yung maganda na dapat mong gawin. And Mr. Chair, ako personally, naniniwala ako, ang root cause nitong issue na to is the kota-kota system, accomplishment. May pride tayong official eh. Ayaw mo yung ma-relieve ka eh. Dahil sinasabing mahina ka, hindi mo ma-meet yung requirements. And nabanggit ko po kanina, ang daming humihingi ng tulong sa akin. Kaparehong-kapareho nito, Mr. Chair, itong issue na to. Kaya, with that, ako talaga, tayo naman pare-parehong Pilipino eh. Nakakaawa yung mga individuals na nasasacrifice dahil sa maling trabaho ng iba nating mga kasama. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang patotoo ni Congressman Busita. Hinggil dito sa kalakaran ng quota system na kung saan kapag hindi ka umabot sa quota ng mga naitumbang mga adik, sigurado daw natanggal ka sa pwesto. Anyway, pakinggan naman natin ang paliwanag ni Congressman Paduano hingil dito sa quota system. Ayon po kasi sa kanya, posibleng napilitan lang yung mga pulis na gawin ang kanyang trabaho dahil ayaw nilang matanggal sa kanilang pwesto. Anyway, para po sa malinaw na paliwanag, panoorin po na dito. With the intelligence of Chairman Dan, kasi ganito to po yun, pagkaintindi ko, si Canalinado proposes a task force, pero masyadong mabigat, di ba? Too heavy, di ba? Yes po. Now, ang implementation ng war on drugs, ang ginawa na lang po per unit, per region, per province, per city, in which yung assignment of those trusted or quote-unquote war machine will be assigned individually. Tama po? Tapos, yung structure na yung diagram na pinakita mo, yun yung sistema ng reporting. Tama? Yes po. And at the same time, yun yung diagram that the flow with regards to reporting and the reward system. Yes, Mr. Oh, so ang assignment, kasi kanina tinanong si Colonel Patay, who assigned you, etc., etc. So, Colonel Patay, actually, of course, manggagaling yun sa R1 o sa yung sa personnel dito. But, Colonel Patay was assigned in QC in that situation na wala pong task force. Colonel Patay was handpicked to be assigned in CRPO and particularly in QC. Parang ganon, di ba? Yung specific na magiging daloy, Colonel Garma? Ma'am? Per assignment? Sir, per individual? Pakiulit, sir. Hindi, ang sinasabi ko po, yung assignments of personnel or officers is based on the concentration of drugs, no? At the same time, wala pong task force dahil individual lang assignment ng bawat trusted individual that should implement such Davao model. Ika nga. I'm not too familiar po kung ganun ang lahat ng setup, but to some, nangyayari po yon. E to some po naman po, dala-dala sila ng PD, dala-dala din po sila ng RD. Of course, I understand. Yes, if the PD is part of the selected people that will be implementing such directive, di ba? Yung war on drugs, tama? Lahat po kasi required na mag-implement. Kaya nga, pero ang ibig ko sabihin, yes, for example, si Juan de la Cruz is in Negros,
o Bacolod City, pag nandun yung bulto, no, ng drug transactions and activities, eh kung si Juan de la Cruz is now the city director of that city, maintain siya, di ba? But in the case of Colonel Patay, for example, kasi ganito na lang po, nandito naman lahat, no, sila, except for Colonel Villina. Dito na po, si Marcos nandito rin. Eto, ano na lang tayo dito, kasi you cannot lie the data and the records in your assignment. Example, Colonel Patay, in your case, 2017. Yes, Mr. Chair. You were assigned here. O, sinong bit-bit sa'yo? Who is the QCPD the time? General Elizar, Mr. Chair. General Elizar? Elizar, Mr. Chair. O, during your time as a junior officer, do you have any assignments under Elizar? None, Mr. Chair. O, none? O, kita mo? You were assigned here not because you were brought or asked by General Elizar. You are brought here to implement this project. Ganon po, kahit yung Colonel Marcos. Well, in fact, Colonel Marcos, yung Colonel Laraga was demoted in that operation, but he was just suspended for 4 months. Diba? Ikaw, Colonel Vitalio, o saan ka na-assign na maraming namatay? Diba, you were assigned Laguna? Mr. Chair, binyan po ako siya noon. O, Binyan. Laguna nga. Yes, sir. Laguna. O, then you were assigned in Rizal. Tama? Kainta, sir. O. Ang request ko lang dito, nandito kasing lahat na records nyo eh. Tapos, magkatugma doon sa nangyari, napatayan, yung mga namamatay. Kaya, I also understand that during the time, yung basic na instinct ng isang opisyal is promotion, of course, some perks, Or else, i-assign ka dun sa malalayo, or, worst is, kakasuhan ka. And that happens, I have now the records. Lahat po, kahit yung kaklase nyo, kaya sabi ko noong kaan, 96, 97, marami pong magagaling dyan. Marami. Marami magagaling. But of course, some of you were forced during that time. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko yun. But of course, you cannot lie because we have all your assignments and all the deaths happen in your assignment. But sabi ko na nga, you are forced to do it because or else, yung isa niyong kanyang kaklase o underclass niyong isa, he was dismissed because of, alam mo, no? Yung puta. Oh. Ginawa siya ng problema. It turned out ngayon, yung motion for reconsideration niya, was considered. Kasi, ang basis is all about the quota. Ayun yung sinasabi ko. At least, ako ang sinasabi ko lang, alam na po namin lahat. Lalo na po ngayon si Ma'am Garma has already issued his affidavit. Mayroon pa po. I hope you understand. And don't force us to cite it in contempt. Kasi, ano na ngayon dito? Punong-puno na po. Ako, sinasabi ko, naintindihan ko kayo during the time. But this time, we don't want this to happen again, even in the next administration. Whoever sits in Malacanang. And I ask you to help us. Because this is not for me. This is not for the Quadcom. This is not for the House of Congress. This is for the people of this country. Yun lang po. Sana po you cooperate. And you execute your affidavit so that we can now end this interpellation. Kasi darating din tayo dun. Sabi nga ni Chairman Akop nung nakaraan, aabot din tayo doon. Yeah. Anyway, Mr. Chairman, I hope yung mga nandito, and don't you know, kahit si Colonel Tom Tuzon wala dito, papatawag din siya.
Kasi kayo lang nabanggit nung nakaraan. Kaya sinasabi na namin, kung hindi nyo pwedeng sabihin in open hearing, you execute voluntarily your affidavit. Kasi ganun din po, lalabas at lalabas din. For now, Mr. Chairman, that's all. I hope the gentleman in the PNP understand my salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.